lahat sila may struggle siguro, kaya sila sikat, no? May hugot. Kailangan may kwento kayo. Kailangan maganda yung pinanggalingan or... Hindi naman yung kailangan sobrang nakakaiyak or what. But the more important part is how they rise above their misfortunes, di ba? Misfortunes. Like, for example, si Karla Estrada. We all know, she was one of my favorite interviews because she's so real, and I'm sure alam niyo lahat yun. Unang lakas ng dating, kasi hindi niya ako actually kilala. Sabi, sino to? Kasi nung nag-showbiz reporter ako, wala siya eh. Yan siguro nung pinanganak si, wow, di Daniel Padilla, ganun ako katanda. But anyway, she was not in showbiz, she wasn't back. So when I was doing showbiz reporting, wala siya. So hindi niya ako kilala. But I was so happy that she opened up to me in that sense, so in that way na totoo. At talagang walang inhibitions at hindi siya pretentious. Talagang what you see is what you get, di ba, Alan? Kasama ko si Alan Sancon. Siya yung nag-photograph ng interview. We all know she had 4 kids with 4 different fathers, di ba? Nawala ng career, di ba? Tapos nakita niya yung anak niya. Nung pinanganak na ang gwapo ng anak ko, kumpara sa lahat ng anak. Parang iba yung dating ni Daniel Padilla nung pinanganak. I mean, ganun siya katotoo. I mean, nakita niya na parang may ilaw or something, may premonition siya eh. Oo, na magiging sikat tong anak ko eh. Siya lang naka-feel ng ganun eh. Dun sa struggle niya na apat siguro, I guess she wanted to show na kahit mag-isa lang ako, kaya kong pabuhayin tong apat na to. Eh di ba hindi lang naman si Daniel ang successful, di ba? Alam natin may napag-graduate siya, tsaka okay naman yung anak niya, mga masusunurin sila, mababait. You would think na magre-rebelde with someone like Karla Estrada, pero hindi. So, siguro galing niyang magdala, no? At nakita ko na yung pinagdaanan niya na walang ama yung mga anak niya, or dumaan rin sa iba-ibang ama, di ba? She used it to pick up the pieces, yung pag-rise above her, those failed relationships and being a single mom. Talagang dumating sila sa point na, hindi naman super mahirap na like Mommy Jonisha, ibang klase rin yung kay Mom. Pero naghirap rin sila. So dahil doon, kasi I guess failure makes you work harder eh. When you fail and you have disappointments, the more you, it's either it breaks you or destroys you or makes you a better person. In their case, they became much, much better, and you know, now we know why. So with Mommy Jonisha, grabe, animang anak niya, iniwan na siya ng dalawa niyang asawa. And mahirap talaga, naglako siya, nag-vendor siya para lang buhayin yung, pakainin yung mga anak niya. So you know, when we look at Mommy Jonisha, parang comical, di ba? Para lang siyang pinagtatawanan minsan, di ba? Dahil kumikera naman siya, gusto rin naman niya yun. But actually, her life is far from being a laughing matter. It's full of drama, actually, and full of perseverance and rising above your misfortunes. Kasi ang nangyari dito, pinapakita niya sa ating lahat na poverty may be a hindrance to success, but it's not an excuse. Hindi mo sabi, mahirap lang kasi ako. Pero pinakita niya na pwede, you can still be successful. Pwede ka pa rin magtagumpay, no excuses. So they really inspired me. Of course, Mommy Min and Mommy Pinti, ano rin sila, may struggles rin sila. I mean, sila dito yung hindi hiwalay sa asawa, no? Pero working moms sila. May mga career, pero they gave it up. Ang hirap noon kung nanay ka, tapos you have to give up your career for your kids. Parang it takes a lot of sacrifice talaga and unconditional love. Not everyone can do that. Ako, I wish I could give up everything. I did give up some. Pero parang ang hirap kasi syempre, the reality is you also have to earn for your family. Thank you. Thank you.